Sino tong babaeng to? Paano napunta sa'yo tong wallet ko? Sino yan? Kailangan ko bang ipaalam sa'yo? Nababalong ka na ba? Anong ginagawa mo? Ikaw. Sino ka? Sino ka ba? Parang puno ka ng hiwaga. Bigla ka nilang lumulutang sa ere. Nakakatawa pang buhok at damit mo. Luyan ka na sa sakyang panghimpapawid. Nahihiwagaan ako sa'yo. Sino ka ba talaga? Pangako, kapag nagsabi ka ng totoo, hindi kita huhusgahan. Mahilig ako magbasa, gaya nung Imuncheon Rock, na isang uri ng nobela na puno ng kababalaghan. Sabi ni Ina, huwag ko nang babasahin yun dahil walang matututunan. Pero para sa akin, ang mundong ito ay hindi lang para sa sangkatauhan. May mga multo, twende, halimaw at kamatayan. Naniniwala ako na totoo ang mga yun. Alin ka sa mga nabanggit ko? Ano? Bakit ayaw mo kong sagutin? Ikaw ba? Meron kang matitirhan? May pamilya ka ba? Ano man ang pagkatao mo, ang itatawag ko pa rin sa'yo, aking tagapagligtas. Maaaring pag sinabi kong iniligtas mo ang buhay ko, papayag ang binan kong kupkupin at tulungan ka. Halika, sumama ka sa bahay ko. Magtiwala ka. Sumama ka sa bahay ko. Ako ang tutulong sa'yo. Ikinalulungkot ko po ang kanyang pagkawala. Kagabi lang namin napag-alaman na sa palay nagpatiwakal sa pamamagitan ng pagbibigti. Ay, naku! Ay, naku! Bakit niya ginawa yun? Bilang pagbibigay-bugay sa kanyang kabayanihan, hinihiling ko na ang ating pamahalaan gawaran siya ng parangal ng kalinisan. Tama. Mamayang gabi, susunugin natin ang bangkay. Kapag natagpuan niyo siya, tuluyan niyo patay. Hindi siya dapat makita ng madla. Hanggat hindi na igagawad sa aming pamilya ang parangal ng kalinisan. Opo. Balik ako sa gang room, sa aking pamilya. Naroon si Ama. Sa kanya ako hihingi ng tulong. Siya ang magpapayo sa akin para makaligtas ako. Salamat.
Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Hindi ko man alam kung saan ka nagmula. Hangad ko na makauwi ka sa inyo ng ligtas. Hindi ko man alam kung sino ka. Hinahangaan ko ang kakayahan mo. Maaalagaan mong yung sarili. Kaya wala akong dapat alalahanin. Sasama ako. Hayaan mong sumama ako. Ako ang magtatanggol sa'yo. Hindi mo ba talaga alam kung sino ako? Tinatanong mo pa ako? Ako si Steffi Chon! Tama. Ikaw si Steffi. Hindi ikaw yung babae. Sino ba yung tinutukoy mo? Ano ba kami? Magkamukha? Kung sa bagay, maraming tao ngayon na nagpaparetoke para lang maging kamukha ko. Gumagastos pa. Sabi nila doon sa Chomdangdong, napakarami kong kamukha. Pero hindi nila ako magagaya dahil ako ang original. Kahit kailan ang peke, hindi... Oh, excuse me. Saan ka ba nakatingin? Yung sapatos mo. Sa'yo ba yan? Siyempre naman sa akin. Hindi ito sponsored. Ito, nag-iisa lang. Wala tong katulad sa buong Korea. Kasi, hindi ako nagsusuot ng mga nabibili ng pangkaraniwang tao. Reincarnation siya ng babaeng yun. O kaya doppelganger. Akala ko ba abogado ka? Bakit naniniwala ka sa mga ganong haka-haka? Imposible yung sinasabi mo. Totoong paliwanag ang gusto kong marinig. Napatunayan ko nga may alien eh. Malay mo totoo din ang doppelganger. Dati ayaw ko rin maniwalang may alien. Ano ngayon ang gagawin mo? Saan? Sa sapatos. Sabi mo nakita mo yun sa pangitain mo. Naranasan mo na yan 12 years ago. Kung yung mga mangyayari na uhulaan mo, baka mamatay yung may-ari ng sapatos. Tutulong ka ba sa kapwa gaya ng ginawa mo dati? O hindi ka nalang makikialam gaya ng nakaugalian mo? Ano ba kasi nangyari? Bakit kayo biglang nag-away ni Rachel? Yun ang pinag-uusapan ng lahat ngayon. Ewan ko ba? Siya naman ang nagsimula. Sino naman yung lalaki? Yung biglang humatak sa'yo palabas ng salon? Yung lalaking kapitbahay ko. Yun din ba yung professor mo? Hmm. Teka, bakit ka pinuntahan? Isosoli daw yung wallet ko. Pilit niyang sinasabi na meron akong kamukha. Sino? Obvious naman, di ba? Baka yung first crush niyo o yung nanay niya napatay na ngayon. Sanay na ako sa mga ganun. Baka gusto lang niya magpapansin. Bakit? Ay ko, biglang sumakit ang tiyan ko. Baka naman nasobrahan ka na sa pagdadayet, ha? Uy! Good morning, Miss Steffi! Good morning! Hi! Steffi, nakita kita sa awards night. Ang ganda-ganda mo ng gabing yun. Bet na bet ko rin yung damit mo. Bagay na bagay sa'yo. Sino nag-design nun? Miss Lucy, next scene na po kayo. Okay. Si Lucy ba? Hindi nyo kilala? Kilala ko. Bakit hindi nyo binate? Sino ang nagturo sa inyo na yung taong gusto nyo lang ang dapat yung batiin o kumustahin? Babantayan ko mga kilos nyo. Pag nakita nyo siya ulit tapos hindi man lang kayo nag-hi o hello, humanda kayo sa akin. Sabi nila salbahe ako, di ba? Hindi chismis yun. Totoo yun. Ay, dahil sa mga to, nakalimutan ko yung minemorize kong din niya. Ang taray pala. Siguradong matatauhan yan pag nalaos na. Correct.
Ang dami kong artistang kilala na biglang bumait nung nawala ang kasikatan. Pag na-iskandalo yan, mawawalan din niya ng fans. Pagdating ng araw na yon, tapos na ang career niya. Kung talagang sikat na sikat siya, baka meron ka rin masamang motibo. Ibig sabihin, hindi rin pala ako dapat magtiwala sa'yo. Pakiramdam ko. Magkita na kaming dalawa dati. 6 o'clock na! Six o'clock na. Di pa kayo uwi? Oo, sige. Muna na ako umalis, ha? Ano yan? Uuwi ka na? Yes, sir. Hoy, sandali. Hmm? Halika nga muna. Kahapon ko pa itong gustong sabihin. Nagtitimpi lang ako sa'yo. Teka, akong bahala. Ako kakausap. Mr. Winston Lee, anong tingin mo dito? Playground? Wala nang gagawin eh. Tapos na yung trabaho ko. Hanggat hindi umuwi ang seniors mo, wala kang karapatang umalis. Hindi ko gusto yung ugali mo, ha? Yung wallpaper pa sa desktop mo, pinalitan mo ng picture na artista! Kasi sir, girlfriend ko si Steffi. Ano ka mo? Girlfriend mo si Steffi John? Asawa ko naman si Namju Kim! Hindi mo ba naisip na lahat ng mga tao dito, ang wallpaper, ha? Related sa mga trabaho nila. Yung iba naman mga family picture. Ginagawa nila yung inspirasyon para magkaroon ng saysay ang paghahanap buhay nila. Ang gusto kong attitude sa work, I will fight, I will do my best. Ah, ganun mo ba? Ayoko makakita ng tatamad-tamad. Palitan mo na yung wallpaper mo. Ibili mo rin ng kape mga office mate mo. Tapos mag-sorry ka. Okay? Ayoko na tamad! Ha? Okay. Sige po, sir. Ayoko na tamad! Ayos. Oh, bakit? Chief Yip. Nasa siya? Bumili ng coffee? Narinig nyo? Nasir mo na ako tuloy siya. Bakit mo pa ginawa yun? Yung wallpaper niya, bigla niyang naisip na palitan ng family picture nila. Okay, ako nagutos nun eh. Ayan, sir. Bakit nandito si chairman sa family picture niya? Tsaka ito yung executive director natin eh. Nandito rin. Ano sa palagay mo? Si Winston Lee, anak pala ni chairman. At kapatid ng executive director. Halika. Kanina ba, nung kausap ko siya, nagmukha akong nagwawala? Opo, sir. Sir! Ako po, Diyos ko. Ito na po yung coffee nyo. Sir, pasensya na po kayo sa ginawa ko, ha? Tatanda ko yung sinabi nyo. Hintayin ko muna matapos kayo, bago mo eh. Alam nyo, ang bait ni Chief Yu. Tinuruan niya ako ng good manners. Talaga? Oo. Oo, guys, kayo. May tatapusin pa ba kayo? Ha? Wala na ho, sir. Ikaw? Tapos na ako, sir. Kanina pa. Dapat lang. Kailangan matapos ang trabaho during business hours. Buti pa. Umuwi na lang tayong lahat. Sige. Tara. Salamat. Tagabalakapay. Hindi ka nagpakilala sa kanila, hindi ba? Siyempre naman. Hindi nila alam na kapatid mo ako. Bukas yan. Oh, Mr. Wang! Oh, ikaw pala, Winston. Kumusta ka na? Mabuti po. Kayo po? Mabuti rin. Nabalitaan ko nagbalik ka na dito sa Korea. Next time, mag-dinner naman tayo. Sige ho. Pero, ilibre niyo ako. Ang late kasi na sweldo ko bilang empleyado. Sige, sagot kita. Jackson, siya nga pala. Mauna ka na umuwi. Okay. Mr. Wang, tatawagan ko kayo. Paglalabas na tayo. Sige. Bye. Bakit ka nandito? Pag-usapan natin yung nabanggit ko sa iyo nung isang araw. Tungkol kay Mr. Lim.
Yung may-ari ng property na pinoproblema ng kumpanya natin. Yung namatay sa car accident. Ah. Bakit? Kailangan imbestigahan ang pagkamatay niya. Sa burol niya, narinig kong nag-uusap ang pamilya niya. Meron daw kahinahinala sa nangyaring aksidente. Sinabi ko na sa'yo dati, hindi ba? Hindi na yun dapat problemahin. Ipaubayin niyo na sa polisyon. Pero masama ang kutub ko sa nangyari. Nung gabi daw ng aksidente, may nakita siyang tao na mula sa kumpanya natin, pero wala nakakaalam kung sino yon. Kailangan siguro mag-imbestiga tayo. Eh, di gawin mo. Imbestiga mo. Okay. Ako nang bahala. Kumusta ang diabetes mo? Okay naman. Lagi minomonitor ng doktor ang blood sugar level ko. Regular din ang insulin shots ko. Ikaw ang paborito kong empleyado. Alagaan mo ang kalusugan mo. Oo. Maraming salamat. Alis na ako. Nasaan ka? Bakit? Super sakit kasi ng chin ko. Sa baba, kawing kanan. Baka... Nangyari yan dati sa'yo dahil sa stress. Hindi. Ibang klase na yung sakit. Mampunta ka dito, dali. Sa Chungju ako, kasama ng pamilya ko. Tawag ka sa nainom. Ano ka ba? Ayokong malaman ng media na... Patulong ko kaya sa mama mo. Gusto mo tawagan ko? Huwag na lang! Huwag mo na tawagan. Ako na lang ang bahala. Sa baba, gawing kanan? Doon niya sa may appendix? Ano naman pakialam ko? Agash, yung tummy ko. Steffi, chill ka lang. Superstar ako. Ako ang superstar. Nag-Asia. Ako, ang national goddess. Ay, ang dilim naman. Pare ko. Dapat pwede ako pagdating ko nun sa ospital. Excuse me. Sorry, ha? Saan ba ang punta mo? Ako? Sa Songin University Hospital. Kahit madaling araw? May pupuntahan ako ron. Oh, sige, anyway. Mukhang pabor sa akin yun. I'm not feeling well kasi ngayon, eh. Pwede bang makihitch na lang ako sa'yo? Sabi niya, nahihilo siya tapos nagsusuka. Meron din lagnat. Nararamdaman niya ang sakit sa baba sa gawing kanan. Pero lalong sumasakitan siya niya kapag tinatanggal ang pressure. Ang hinala ko, appendicitis. Wala ka masabi? First year ka lang? Mag-report ka sa doctor on duty. Ipahanda mo ang OR. Yes, sir. Teka, sino ka ba? Ha? Kaano-ano mo yung pasyente? Bakit ikaw ang kasama niya? Manager ko siya. Manager ko. Ako? Hindi kaya. Manager ka lang pala niya eh. Bakit mo ako inuutusan?
uso kasi yung medical drama sa TV, kaya ang dami mong alam. Ba't tinawag mo ako, manager? Diba nga, artista ako? Pagdalaman nila na sinugod ako sa ER ng ganitong oras, tapos may kasama pa akong lalaki, iisipin nilang buntis ako kaya nag-suicide. Kailangan ko pa bang magpanggap na manager mo para lang... Ikaw yung manager ni Steffi. May kailangan kang pirmahan. Paano yan? Maoperahan kaya ako kung appendicitis? Oo, sigurado yan. Magkakaroon ako ng peklat. Paano pa ako makakapag-bikini? Sabihin mo nga sa doktor, ingatan ako. Bakit ako? Di ba ikaw ang manager ko? Anong manager? Mr. Manager ni Steffi! Bakit? Sir, tama ba itong number niyo? Ah. Ba't ganun? Pager pa rin ang gamit niyo? Taka, wait lang! Halika dito. Manager Ordo! Bakit? Huwag mo akong iiwan. Pagising ko, gusto ko ikaw ang makikita ko. Ma'am, pasok na tayo. Oh, sige. Manager Ordo, huwag kang aalis ha! Diyan ka lang sa labas! Ikaw ang guardian niya? Oo. Dahil sa ginawang operation, puno ng gas ang intestines niya. Kailangan makalabas yun. Meron kayong makikita ang green arrow dun sa hallway. Sundan niyo yun. Samahan niyo siyang maglakad nang lumabas ang hangin. Pag okay na, sabihin niyo sa akin. Hindi ako umuutot. Kailangan yun para ma-discharge agad. Hindi ako pwedeng umutot. Sasabihin ko na lang sa inyo. Okay, sige. Ay, bad trip. Ayoko na naka-hospital gown. Mas bagay sa akin yung mga fit na damit eh. Itanong mo nga kung may kulay red nito. Mas maganda ako pag naka-red. Sa tingin mo susundin kita? Maglakad ka na. Siguro super ganda nung babaeng yun. Sino? Yung babaeng kamukha ko. Baka stunning din ang beauty niya. Kaya napagkamala mong ako siya. Hindi ka pala niya kamukha. Nagkamali lang ako. Magkaibang magkaiba kayo. Bakit? Yun ba ang first love mo? Hindi. Naawa lang ako ron. Siguro may atraso ka dun sa taong yun. Yan ang hirap sa masusungit na tao. Magbagong buhay ka na kasi. Ikaw yung tipo ng taong kaiinisan ng... Baguhin mo na yung personality mo. Oh. Okay na. Hindi ako yun, ha? Nurse, excuse me! Hindi ako yun! Nag-snow na? Unang araw.
puno pag ulan ng niyebe. Alam mo ba na, tuwing sasapit ang unang araw ng pag-ulan ng niyebe, magsinungaling ka man, patatawarin ka pa rin. Sabi nila, ito lang ang araw na kahit magsinungaling ka sa hari, hindi ka paparusahan. Siya nga pala, may kailangan akong sabihin sa'yo. Ang totoo niyan, parang nagugustuhan na kita. Sana mapabilis ang pagdadalaga ko para maipakita ko na sa'yo na isa akong napakagandang binibini. Binibiro lang kita. Hindi mo naintindihan? Huwag kang maniwala sa akin. Hindi ba? Maaaring magsinungaling ngayong araw na ito? Dahil umulan na ng niyebe. Tuwing first day ng snowfall, masarap ang chicken at beer. O kaya pritong bituka, o chicharon at soju, o seafood pancake at rice wine. Black bean noodles. Excuse me. Ay, parang gusto ko rin ng octopus. Mas masarap kagatin at muyain yun pag sariwa kasi makulat-kulat pa. Nag-undergo ka rin ba ng brain surgery? Hindi ko na matandaan kung kailan ako huli nakakain ng mga paborito ko. Black bean noodles, 1,395 calories. Seafood pancake at rice wine, 900 calories. Yung chicken at beer na favorite ko, 1,522 calories. Kaya hindi ko makain eh. Ay, wait lang. Hindi kaya dahil na-operahan ako, nabawasan ako ng timbang. Imbis na dumaldal ka, matulog ka na lang. Pagtulog ko, iiwan mo na ako? Ang sabi ko sa kanila, ikaw ang manager ko, di ba? Magtataka yun pag iniwan mo ako mag-isa dito. Ang ibig kong sabihin... Hindi ako aalis. Anong zodiac sign mo? Aquarius ako. Bakit? Ikaw ba sasakay ng bangka sa mga susunod na araw? Bakit? Ang mga Aquarian daw, bawal sumakay sa bangka. Mag-iingat ka daw sa tubig. Sabi? Ay, hindi ako naniniwala dyan. Pero, wala namang mawawala sa'yo kung susunod ka. Di ba? Sir, bawal ang outsider. Kilala ko yung taong yun. Nakakahiya to ah. Paano ko kaya sasabihin? Secret lang natin to ha. Kasi, boyfriend ako ni Steffi Chon. Bawal talaga eh. Patutunayan ko sa'yo. Naka-off ang cellphone niya. Totoong boyfriend ako ni Steffi Chon. Simula kanina, 10 taon nang gumagamit ng palusot mo. Ay, bakit mo ba ako inahalin tulad sa mga fans niya? Nasaan na manager niya? Tawagin mo, kilala ako nun. Ayan ho siya, oh. Sir, sabi nito, boyfriend daw niya si Miss Steffi. Totoo ba? Hoy, ba't ka na dito? Hindi na manager ni Steffi Chon. Hindi niyo siya kilala? Siya nadala kay Miss Steffi dito sa ospital kagabi. Magdamag yan nagbantay. Ano? Magdamag? Magdamag? Sir, paano to? Kailangan magpahinga ang pasyente natin. Wala muna kayong papapasokin bisita rito. Opo. Hoy! Kapitbahay! Hoy! Sandali! Kilalang kilala ka bilang matalik na kaibigan ni Steffi Chion. Sa middle school pa lang magkakilala na kayo. Oo. Matagal na kami magkaibigan ni Steffi Chion. Classmate ko siya noon. Tapos nakasama ko sa work.
Kaya close na close kami nun. May appendicitis pala siya. Kaya kagabi bigla siyang isinugod sa emergency room. Kailan ka dadala sa ospital? Mamaya, pagkatapos na itong interview. Mm. By the way, kumusta si Steffi in terms of... Excuse me. Ha? Huh? Wala ka bang itatanong tungkol sa akin? Ah. Siyempre meron. O sige. Meron ka bang boyfriend ngayon? Meron akong crush. 10 taon ko na siyang gusto. Hi, Winston! Si Winston! Diba? Si Winston yun ah! Oo nga! Ay, nakakainis. Bakit ang dami kong linya? Ganun talaga kasi ikaw ang leading lady. Naiinggit ako. Ang gusto ko kasing Rome, tulad nung kay Samuel. Konti lang ang mga dialogue. Hindi pa nulubog sa tubig, doon sa winter next scene. Ang gwapo niya. Husot na naman to. Hindi ko makita si Winston eh. Si Winston ang gwapo. Grabe. Si Winston! Steffi Chuan. You know me, right? Ako si Winston Lee. Hindi kita kilala. May chocolate commercial ka, di ba? Kinuha ka sa drama series dahil sa commercial na yon. Yung may-ari ng chocolate company, daddy ko yon. Ano ngayon? Plada? Gusto ko lang malaman mo na ako nung nagsabi kay daddy na kunin ka commercial model ng chocolate. Kaya pumayag. Pasasalamatan mo ba ako? Ako pang magpapasalamat? Nung ipinalabas yon, sumikat yung chocolate dahil ako ang model. Kaya dapat lang napasalamatan mo ako. Ako pang dapat? Sige, tibali na alam lang. Alam mo, wala akong panahon na makipag-usap sa'yo. Ay, ang yabang mo pala eh! Akala mo ba sisikat ka kung hindi kita tinulungan? Kahit ayaw sa'yo ng daddy ko, pinilit ko siyang kunin ka. Sinabi ko bang gawin mo yon? Kahit anong gawin ko, hindi niya ako pinapansin. Hindi ko nga alam kung bakit siya pang nagustuhan ko eh. Ang gulo, no? Ano ba? Sir, asensya na. Ilang beses ko masasabihin sa inyo na boyfriend ako ni Steffi. Ba't tayo niyo maniwala sa akin? Girlfriend ko siya. Ba't tayo niyo maniwala? Ba't nga? Dadalangin ko na yun. Hoy, ba't kailangan mo magpasama doon sa lalaking yun? Sana ako na lang tinawagan mo. May pupuntahan daw siya dito, kaya nakasabay na ako. Alas dos ng madaling araw? Baka may business. Baka may binabalak. Hindi kaya stalker mo na siya? Kasi naman, isipin mo nga. Kapitbahay mo siya, tapos naging professor mo. Ang laki-laki ng soul, di ba? Baka may binabalak yung masama. Baka nagkataon lang. Nakiusap akong isabay niya ako, kasi nga, kapitbahay ko siya. Ay, lumipat din kaya ako sa kabilang unit. Sa kanya ba yun o nire-rent lang niya? Lucy, ihatid mo na nga yan pa uwi. Oo nga, para makapagpahinga na siya. Mauna ka na. Babantayan ko itong magdamag. Bakit? Baka mapahama ka! Mas mapahama ko pag nandito ka! Steph, alam na ba ito ng mama mo? Guys, magpa-hairdo kaya ako? Baka pagpunta ko sa lobby, may magpa-picture sa akin. Mamaya, nag-aalala na yun eh. Lucy, paabot nga yung dyaryo. Gusto ko basahin ang horoscope natin. Horoscope? San dito? Aquarius ako, di ba? Mag-iingat daw ako sa tubig. Huwag daw ako magbo-boat. Nasaan yun? Bakit wala? Kaning kaya siya? Sabi niya, nabasa niya dito yung horoscope. Sinabi ko sa kanyang horoscope niya kahit wala sa dyaryo. Binigyan ko siya ng babala na mag-ingat sa tubig. Naniwala ba sa'yo? Ewan ko ba. Di yata yung nakikinig sa ibang tao eh. So, paano nga? Pababayaan mo na lang. Nakatulong na ako sa kanya. Siguro naman, sapat na yon, di ba? Eh, bakit tinawagan mo pa ako? Ha? Busy ako ngayon. Wala ka naman palang plano eh. Bakit pinapunta mo pa ako rito?
Kung talagang ayaw mo siyang tulungan, edi tumigil ka na. Huwag ka na makialam sa kanya. Bakit pa natin siya pinag-uusapan? Siguro nag-aalala ka rin sa kalagayan niya, no? Dati naiilang ka pag kasama mo ako. Ngayon parang masyado ka nang komportable sa akin. Siyempre, 30 taon na kitang kilala, ba't pa ako maiilang sa'yo? Pati mga itsura natin nagbago na. Pagkasama kita, napagkakamalan tayo mag-ama. Natatawa ko. Ang hirap magkunwari, di ba? Alam mo, napansin ko rin paunti na ng paunti ang gumagalang sa matatanda. Nag-aalala ako pag nakikita ko marami nagbabago sa mundo. Hanggang ngayon ba eh, pager pa rin ang gamit mo. Sabi mo, ako lang ang nakakaalam ng number na yan. Ngayon ko lang yata yan narinig mag-beep. Tawagan mo, gabitin mo to. Professor Mateo do? Naku, pager ka? Yun pa rin ang gamit mo? Si Steffi Chonto. Paano mo nakuha ang pager number ko? Sinulat mo kaya doon sa registration form. Anong kailangan mo? Wala lang. Di ba nabasa ka ng horoscope? Hindi ko naman makita. Nandyan. Yan lang ba ang sasabihin mo sa akin? Pabor? Natulungan na kita. Abusada ka naman. Bakit? Pakiramdam mo ba gagawin ko yun para sa'yo? Nilakad ka bukas? Oo. Sabi nila, mag-inaw daw bukas eh. Pupunta akong Finland para mag-sauna. Sayang naman. Bakit? Kung wala ka kasing lakad, papupuntahin kita sa amin. Bakit? Maglalaro kasi kami ni Tiger Woods ng golf. Kagabi nga pala, nasa amin si Steve Jobs. Nasira yung computer, kaya nagpatawag ako ng gagawa. Sige! Mga kulokoy, patay na kaya si Steve Jobs? Miss, wala ba yung kimchi? Maliit lang ang tubo ko sa ramen. Gusto nyo pa may kasamang kimchi? Ay, ang kuripot mo naman. Di sininin mo kami na extra. Ayaw nyo? Eh, di wag. Joke lang. Maraming salamat. Tuloy po kayo. Anong hinahanap nyo? Mahihiramin ako. Okay, alam ko. Ano bang mga kailangan mo? Butler in a studio. Tapos itong The Boy Next Door. Late night in the office with a greedy boss. Relationship with a tyrant. Oh my gosh! Bakit ka nakatitig? Butler in a studio? Bakit? Kukuha ka ng butler? Kung kaya mong bayaran yun, bili ka natin ng bahay. Napakalitaran mong mag-isip. Wala ka yatang imagination eh. Late night in the office with the greedy boss. Ginagamitan ba to ng imagination? Alam mo, ito ang mga paborito kong libro. Ano pang pakialam mo? Bakit? Sige nga. Ikaw ba? Anong uri ng mga libro ang trip mong basahin? Ang paborito kong libro, Guyon Mong. Pokemon? Guyon Mong. Uwe, sa Joseon Dynasty din yun? Ay, para napaka-boring. Sus. Classic novel yun. Hindi yun boring. Yun ang sikat na fantasy novel ng Joseon Dynasty. Nauna yun ang 400 years sa Harry Potter, pero kasing ganda yun ang librong uso ngayon. Teka nga, umamin ka na kasi sa akin. Ilang taon ka na? Hoy! Nandito ka lang pala! Saan ka ba talaga nagpupunta? Ba't hindi ka na umuwi dun sa bahay natin? Bakit ba kasi nasa ospital si Taray? Tumigil ka nga, ate mo yon. Tara, pasok ka tayo. Sandali lang.
Gusto namin siyang kunan. Uh-oh. Para sabi sa amin ng mga banda. President Ann! We're here! Hello! Ipakikilala ko kayo sa staff. Sila nagsushoot ng Steffi John Special. Kumusta? Ang sisipag nyo? Ako ang mama ni Miss Steffi John. At ito, si Yuan, kapatid niya. Ma'am, sa inyo pala nagmana kagandahan ng anak nyo. Marami nang nakapagsabi noon. Teka, wala ba kayong dalang reflector para sa face ko? At yan lang, dala niyong ilaw? Opo eh. Ang concept kasi niyan, makunan kayo sa pang-araw-araw niyong ginagawa sa likod ng camera. May sakit si Steffi, kaya siyempre dadalawin niyo siya dahil mahal niyo siya. Kunwari, loving family kayo. Ganun ba yun? Don't worry. Alam ko na. Buti pa, kunan niyo ako habang bumababa ng taxi. Iiyak ako. Kaya ko umiyak in 3 seconds. That's a good idea. Correct. Guys, dali. Hanap kayo ng taxi. Sir, gusto niyo bang wasakin niyang camera niyo? Ha? Talaga tong batang to! Familiar kayo sa seniority? Yung parang nung high school kayo, sabi ng mga tao, kahit alien, hindi tatagal dito. Dahil takot sa high school seniors. Ano to? Biglang nag-walk out si Yuan. Buti pa, mag-shoot pa rin tayo kahit wala na siya. Loving and healthy family ang peg, di ba? Oo. Sa acting, mas magaling ako kaysa kay Steffi. Okay. Yuan. Buhay ka naman pala eh. Sira ulo ka. Hindi mo sinasagot at tawag ko. Sabi ni Mama, hindi ka na umuwi sa bahay. Mahiga ka na lang dyan. Sinilip lang kita. Teka. Ngayon lang tayo nagkita ulit tapos ganyan ka pa? Halika, bibigyan kita ng pera. Huwag na. Nagtatrabaho ko kaya may pera ako. Mag-aaral ka na lang. Sino bang may sabi sa'yo magtrabaho ka? Hindi mo ba alam? Lumayas ako dahil ayokong gamitin ang pera mo. Ayokong waldasin yung hindi sa'kin. Hoy. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Mula ngayon, huwag ka namang papadala. Yung pera mong sumira sa pamilya natin eh. Dahil sa'yo, nagkaganon ang buhay ni Papa. Yuan, tumigil ka na! Huwag mong... Steffi! Anak ko! Masakit bang ginawa sa'yo? Nandito na ang mama mo. Tingnan nyo, nandito si Yuan at lungkot na lungkot siya dahil may sakit ang ate niya. Tingnan sila, laging nagmamahalan at nagdadamayan. Yuan? Yuan, sandal! Steffi! Tumigil na kayo, ma! Lumabas ka na nga! Lumabas na rin kayo! Sobrang maldita! Ba't kaya pasama ng pasama ang ugali nun? Ganda ko lang kasi ang namana nun. Yung kagandahang asal ko, hindi. Tama ka dun. Nga pala, matatapos ng contract next month, magre-renew ba kayo? Yung pagsasign, walang problema sa'yo, di ba? Ewan. Kasi yung Jego Cat Phantom, tumawag din sa'kin. Sawa na ako sa'yo. Mula pagkabata niya, nandun siya sa company mo. Baka panahon na para kumayat ng bago. May dahilan ba para lumipat ng pugad? Ang nakaugalian, mahirap kalimutan. Ang dating kaibigan, ang pinaka-clue sa'yo. President Dominic, you know what? Marami akong gustong bilhin. Miss Lionel, gusto mo bang mag-shopping tayo? May bagong labas na katalog. Balita ko, na-ospital si Steffi Chon. Talaga? Anong sakit niya? Ewan. Sweet, I'm yours.
Steffi! Papa! Nandito na ako! Lumabas ka pa kahit napakaginaw. Nabili niyo? Eto na po. Ito ang pasalubong ko. Sabi nila, pag umuulan daw, o pag dumating ang winter, the best ang chicken at beer. Bata ka pa. Bawal pa sa iyong beer. Soft drinks lang, hmm? Opo, alam ko. Ayan mo, pag nasa tamang edad ka na, sabay tayong iinom ng beer, ha? Ano bang nangyayari sa akin? Sa office ko. Sige, pupunta na ako. Kinamatay ni Mr. Wang. Sabi nila hypoglycemic shock. Nasobrahan yata ng pag-inject ng insulin. Pero paano nangyari yun sa kanya? Ilang taon na siyang may diabetes. Paano niya nagawa yung ganong pagkakamali? Yun ang lubos na hindi ko maintindihan. Tawagan mo yung driver. Pupunta tayo ngayon sa burol niya. Yes, Dad. Weak at innocent duk lang. Ayoko na mukhang losyang. Okay. Tingnan nyo. Naku, hindi yata mukhang may sakit. Guluhin mo. Kunwari, kahit bagong gisi lang, super gorgeous pa rin. Gusto ko yung mukhang pang-commercial. Kunwari, pang-commercial ng fabric conditioner. Gets mo na? Teka, iba-blow dry ko. Steffi! Wala dun. Hindi ko makita yung sapatos mo. Bakit na wala? Suot ko yan papunta dito sa ospital. Yung professor daw ang kumuha ng mga gamit mo. Iniwan niya lahat ng gamit, maliban sa sapatos? Yung sapatos mo. Sa'yo ba yan? Grabe siya. Bakit kaya niya pinag-interesan? Sabi ng iba, love is based on libido and drive for sex. Meron kasi mga tao na yun ang inspiration to make the sweetest and most passionate fantasy. Minsan tinatanong nyo kung ang love ba ay panghabang buhay. Para sa akin, ang pag-ibig hindi panghabang buhay. Nawawala ang love gaya ng lahat ng bagay sa mundo. And human cannot escape the laws of the universe. Makapangyarihan lang ang pag-ibig dahil yun ang nagiging dahilan para dumami ang sangkatauhan. Yun lang, wala nang iba. Kaya huwag niyong isasakripisyo ang mahalagang bagay para lang mapunuan ang inyong mga pantasya sa pag-ibig. Pager?
Sabi ko, wag mo na ako ipipage. Uulitin ko sa'yo, ha? Yung number ko, i-delete mo na sa contacts mo. Aminin mo. Ang ano? Nasaan yung shoes ko? Shoes? Ba't sa akin mo hinahanap? Kumpleto yung mga gamit ko. Yun lang ang nawawala. Ay, tama sila. Masama talaga yung sobrang bait mo sa kapwa. Ewan ko kung nasan. Talaga bang dededbahin mo ko? Salamat nga pala dahil tinulungan mo ko sa problema ko. Ay, alam mo, nung una kita makita, ang buong akala ko, super duper bait ka. Yun pala gusto mo akong nakawan. Ba't mo ba ako pinagbibintangan? Pinag-interesan mo yung pang-girl na sapatos? Sinabi na nga wala sa akin eh! Balita ko, binabakuran pa rin ang kapatid mo si Steffi Chon. Awatin mo na yung kapatid mo? Bakit? Anong bakit? Alam mo, pag napangasawa niya si Steffi tapos nagkatuluyan din tayo, hindi ko ma-imagine na magiging sister-in-law ko siya. Ay! Naiinis ako doon. Bakit? Pakakasalan ba kita? Ay, hindi ba? Isang taon mo na akong dinedate, diba? Hindi lang alam ng mga tao dahil lagi tayong nagtatago sa kanila. Alam mo, naiinis ako dahil lang tatamad ng mga paparazzi. Ito ang dapat pinagchichismisan eh. Bakit? Gusto mo bang malaman ng mga tao? Teka, hindi mo ba ako pakakasalan? E di mag-break na tayo! Kung ayaw mo naman, pakasal na tayo. Ayaw mo ba dahil sa ex-wife mo? Magkaiba kami ng ugali. Kilala mo ako. Mabait ako. Napagkakatiwalaan mo. Yung alam ko, hinding-hindi ko sasabihin sa iba. Nga pala, invited ako sa wedding ni Charmaine Seo. Friend mo yung anak na may-ari ng L Group, di ba? So, invited ka rin pala. Sabay tayong pumunta? Okay. Sige. Pumayat ka ba dahil nagkasakit ka? Alam mo, parang lalo kang gumaganda. Bulera ka talaga. Ay, pero sabi nga nila, gumaganda ako pag pupunta sa wedding. Minsan pa nga, hindi nila ako nakikilala kaya tinatawag akong gate crusher. Talaga? Gusto mo, huwag na lang kita masyadong pagandahin? Para hindi ma-insecure sa'yo yung bride. Problema na niya yun kung may insecure siya sa akin. Masisira ang araw niya. Sa cruise ship daw yung wedding. Bakit kaya kailangan dun pang venue? Ang ginaw-ginaw ngayon, gusto ba niya mamatay ako sa deck dahil sa sobrang lamig? Para daw yun sa security. Pag sa hotel kasi, maraming nakakapasok na iba. May nakuha ka? Opo. Eh, kaya lang, wala na sila nung size mo. Ibang size na to. Ang hirap palang hanapin ito. Nakakaubusan na daw ng stock. Ay, pwede na yan. Ay, nako. Naubusan tuloy ako ng size ko. Pahiram nga ako ng phone. Okay. Eto po. To leave a message, press 1. To leave a voice. Hello, Professor Mateo Do. This is Steffi Chon. Nakabili na ako ng bagong shoes. Napagastos pa ako. Dahil sinamahan mo ako sa ospital, kalilimutan ko na yon. Pero mag-sorry ka sa ginawa mo. Hindi ko pa rin kasi mag-guess kung bakit kinuha mo yung sapatos ko. Hoy! Ayaw na kitang makita, hindi ba? Eh di pumikit ka. By the way, magkikita rin pala tayo dun sa wedding. Huwag mo akong hahamunin. Huwag ka nang pumunta. Bakit? Dahil masasapawan kita at ako lang ang pagpapiyastahan ng media?
Ang tagal mo ng artista. Wala ka pang lakas ng loob? Hi! Oo nga pala. May inaalok na movie sa akin si director, ma. Sabi niya, binabaan mo ang TF mo para lang mapunta sa'yo ang role. Sabi ko naman, madali akong kausap. Tatapatan ko lang ang offer mo. Gusto ko lang makarating sa Cannes Film Festival para may mapatunayan ako sa'yo. Alin lang to sa dalawa? Papatayin ko siya o ako mismo magpapakamatay! This is Steffi Chon. Nakabili na ako ng bagong shoes na pag-astos pa ako. Dahil sinamahan mo ako sa ospital, kalilimutan ko na yon. Pero mag-sorry ka sa ginawa mo. Hindi ko pa rin kasi mag-gets kung bakit kinuha mo yung sapatos ko. Wedding of the century. Ito ang cruise ship kung saan ikakasal sina Miss Charmaine Seo at Robert Jang, ang anak na may-ari ng L Group. Ito ang wedding of the century. Mahigpit ang seguridad ngayon sa buong paligid habang isa-isang dumarating ang top celebrities. Nakikita nyo naman, napakarami mga reporter. Ayan ang sasakyan ni Steffi Chon. Dumating na rin pala siya. Let's go, let's go. Bakit hindi ako naniniwala sa love? Naniniwala ako sa love. Marami akong nakitang taong nagmahal na hindi ginagawang hadlang ang katayuan sa buhay. Meron nga nagtanan kasama ang isang alipin. Kaya lang, 3 taon lang nga ang tinagal ng pag-ibig na ipinaglaban nila. Yung babae, nahabol na ng taga yung lalaking minahal niya noon. Proposal? Siguro gusto ko yung haharanahin ako habang nakaluhod. Yung lalaking nangaharanan ng nakaluhod habang nagpo-propose. Corny yan. Ang nagmamahal, corny talaga yun. Love is corny. Ang pag-ibig, hindi pang habang buhay. Gusto ko habang buhay na pag-ibig. Kapag natagpuan ko na siya, magpapakasal na ako. Nasa tamang edad na ako.